Good day mga pa-Jaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, simula na ng FIDE World Cup 2021 at itong tournament po ito ay part ng qualifying process para sa World Championship. So yung magiging top 2 po dito, magiging kasali sa Candidates Tournament at yung Candidates Tournament winner, syempre, yung magiging World Championship Challenger. So, very exciting tournament. Lahat po ng top players kasali dito. At ngayon, nasa first round pa lang tayo. Ang titingnan nating laro ay yung laban ng bagong-bagong youngest grandmaster sa buong mundo ever na si Mishra Abhimanyu. So yung kalaban niya po dito si Jobaba Bahadur from Georgia. So natapat siya sa isang super grandmaster. So ngayon po, take note lang bago tayo pumunta sa laro, meron po tayong bagong evaluation bar. So kung tumataas po yung bar papunta sa puti, ibig sabihin lumalamang yung puti. Kapag bumababa papunta sa itim, ibig sabihin lumalamang yung itim. So syempre, madali na lang po tingnan yan. Kung sino lang mas mahabang evaluation, yun po yung lamang. So pag mas mahaba yung bar ng white, lamang po yung white. Kapag mas mahaba yung bar ng itim, lamang po yung itim. So ngayon, punta tayo sa laro. Si Mishra Abhimanyu, siya po yung white. Yung kalaban niya, Jobaba Bahadur, black. So ito, nag-start with d4, knight f6, c4, e6, and then paka knight f3, bishop b4, check, and then bishop d2. So ito po yung tinatawag na Bogo Indian Defense, at yung mga ititira nila, puro mainline lamang. So paka bishop d2, capture, and then d5. So take note guys, ang pinaka-capture po is queen. Siyempre, hindi po yung knight kasi ang gusto ni Abhimanyu dito ay yung knight niya, ilalagay niya sa c3 para mas active. So, nag d5, knight c3, castle, e3, queen e7, and then rook c1. Ayan. So, ito po kadalasan ginagawa sa mga Indian defenses, hindi muna kagad dinidevelop ang bishop. So, ito dinidelay ni Abhimanyu, nag rook c1 muna. Kasi kapag dinevelop kagad yung bishop, kadalasan kinakapture, nawe-waste ka ng isang tempo. So, tatamaan ka ng isang tempo. Dalawang beses gagalaw yung bishop mo, no? So, rook c1 muna. Para pag kumain, one move lang yung pagcapture ng bishop. Pero syempre, yung black hindi naman din kakain. So, nag-rook d8. Capture, e takes d5, bishop d3. And then paka knight c6, nag bishop b5. So ito po isang sideline lamang, malamang preparasyon ni Abhimanyu ito. Kasi kadalasan po ang ginagawa ay yung normal lang na pag-castle. Ayan, so castling lang. Tuloy lang ang laban. So castle lang ang mainline po dito. Kaso nag bishop b5. Ayan, so tinake advantage kagad, inatake yung knight sa c6. Siyempre, bishop d7, depensa. And then, pagka capture, knight e5. So, atake po sa bishop sa c6. Umatras with bishop e8. And then, dito, nag-castling si Mishra. At yan po, sa tingin ko, ay isang inaccuracy. So, makikita nyo, bumaba ng konti yung bar ng itim. Ibig sabihin, lumamang ng konti. Ang suggested po ng engine is f3. Ayan, so f3 lang muna, kaso mahirap po itira yan kasi baka maging weakness yung e3 pawn. Ang mas maganda ngayon, baka knight d3 na lang, i-atras na lang itong knight, stopping yung c5. Kasi po, nasasabi ko ito kasi nakita ko na po yung buong laro, pagpasok ng c5, sumakit po yung ulo ni Abhimanyu Mishra. So yan po, syempre na-analyze ko na po yung game kaya ako nasabi yan, hindi po ako nagmamagaling, no? So, ibalik po natin. Pagka-castle, tinamaan ng c5, itong knight sa e5, biglang nabitin. So, take note, hindi po makapture. Pag kumapture ka, bitin ng knight. Ngayon naman, anytime may pag-push ng c4, magkakaroon ng protected pass pawn yung black. So, pagka c4 niyan, merong b5, a5, and then b4. Yan po ang magpapasakit sa ulo ni Mishra. So dito na queen e2, rook ac8, rook fd1, so develop lamang,
Take note, itong knight pa rin, bitin pa rin sa e5, hindi tuloy maka-capture. So, nag h6, f3, b6, and then pa king h1, rook c7, dito na pwersa na mag g4. Umatake sa king side. Kasi po, wala nang magawa sa queen side ang white. No? So, ang hirap naman gumawa ng pawn storm dyan, lugi ka pa ng isang pawn, hindi rin maka-atras yung knight. Kapag umatras yan, tatamaan ka ng c4 with the tempo. Ayan, pagka c4 niyan, b5, b4, a5, ang dami pong kasunod na pawn, magiging pawn storm ang aabutin ng white. So dito po, parang ang only magandang plan ng white is mag g4 at gumawa ng kaguluhan sa king side. So ng g4, knight h7, and then pagka f4, f6, knight f3, bishop c6, and queen f2. So take note, hindi pa rin pwedeng kumapture dito sa c5 kasi itong bishop naman ang o-open. At yan, pagka-open yan with d4, tapos kagad ang boxing. Hindi mo pwedeng capturein. Pag kinapture, capture, capture, check, ubos ang puti. Ayan. So, siyempre, hindi po pwedeng kumapture sa c5 kasi ma-open yung bishop, no? So, na queen f2, queen e8, and then pagka knight h4, nag b5 na. Ayan na yung sakit sa ulo itong pawn sa c5 kasi magsi-c4 ulit yan, and then ngayon, merong pawn storm bigla sa queen side ang itim. So, take note, hindi pa rin pwedeng capturein. Siyempre, pag kumain, discover the top, huli ang knight. So, nag-knight e2. Ngayon, wala na pong discovered attack. So, persado ng mag c4. Ayan, pagka c4, ito medyo tumatagilid na yung posisyon ng puti. At dito po, nag b4 si Abhimanyu. At kung mapapansin natin, yan po ay ang tinatawag na dubious move. Gusto ng engine, relax, relax lang muna. Dito lang dapat daw yung pawn, sa b2 lang. Pero pag sa b2 lang kasi, ganun din naman ang mangyayari. Mag-a5 and then mag-b4, may pass pawn pa rin, masakit sa ulo ang itim. Kaso kasi pagka b4, ang ending pagka a5, so syempre a3 lang, pagka capture, capture, kaya po ayaw ng engine kasi may queen e7, naging target patuloy yung pawn sa b4. Although syempre may idea naman po si Grandmaster Abhimanyu Mishra, gusto niya kasing ma-blockade yung passed pawn with the knight. Yan naman ang idea niya dyan. So, nag-rook b1, bishop d7. Ngayon, persado ng i-blockade. Otherwise, mag-c3 na po yan. So, pagka knight c3, nabitin yung pawn sa g4. Ayan. So, capture. Nag-rook g1. And then, nag-h5. So, pagka h5, depensa lang sa bishop. Ngayon, nag-rook g3. Ayan. So, rook g3 with the idea of rook g1, atake dito sa g7 pawn. So, dito po, nag-g5, pinasabog na ni Jobaba pagka-capture, capture, knight g6, biglang ikot sa e5 yung knight. So, pagka queen e6, knight e5, bishop f5, rook b g1, and then g4. So dito po, napakagulo nung laban at talagang bumubomba dito yung white. Pero very very solid naman yung depensa. So nakadepensa sa g4, persadong biyakin yan with h3, rook g7, rook 3 g2, rook f8, and then pa queen h4, nag knight f6, rook f1, and knight e4. So, napakaganda yung knight mula sa h7, na natutulog sa h7, unti-unting in-improve, pumasok sa e4, ang lakas po ng dating nung pyesa ng itim. So, ganyan talaga yung mga super grandmasters. Talaga magaling po yan sa mga paikutan. So, take note, hindi po pwedeng capturein. Siyempre, matutuhog yung rook and king. Kaya, persado, knight e2 lang muna. And then, pagka g3, knight takes g3,
Bishop takes h3. Capture, capture. And then pagka rook g1, dito po yung critical move, nag knight takes g3, bigla pong humirap yung laban. Kaya po nag-question mark dito yung engine. So ibalik natin, ang gusto kasi ng engine, mag queen f6. At yan po pa queen f6, kalkulado na po ng engine hanggang dulo, panalo na daw ang itim. So take note, hindi pa pwedeng capturein. Tatamaan ng fork. Hindi rin pa pwedeng capturein ito, mabibitin ang knight sa g3. So persado po kumain dito. And then pagkakain, king h2, atake sa bishop, ito po yung linya, mag-h4, and then pagka-capture, capture, capture, knight e4, capture, capture, ang bigayan po ng engine, panalo na po yung itim. Ayan, siguro ang idea, may mga knight c3, and then knight a2, babaksak ang pawn sa b4. Pero yan po lahat, napakahirap po i-calculate ng tao yan. Kasi engine to, hanggang dulo na talaga nakikita niya, no? So, anong nangyari? Nag-9 takes g3. And then, pagka rook takes g3, rook takes g3, queen takes g3, napuwi po sa queen and bishop at apat na pawn versus queen and knight and tatlong pawn. At ito pong queen endgame, kahit ano pong lamang mo, kapag tao ka lang, hindi mo makalculate lahat, napakahirap pong laruin. So dito, nag-bishop g4, question mark, at kung mapapansin natin, biglang umequalize, nasa gitna na po yung evaluation bar natin. So dito, maganda raw natira is bishop f5, and then paka queen f4, king g7, paka queen g5 check, bishop g6, para covered na yung king, and then merong pass pawn dito, tuloy-tuloy. So yan po yung idea ng engine. Kaso nga, syempre, tao naglalaro, nag-bishop g4. Ngayon, nag-queen f4 check, blunder ulit, biglang baksak ulit. So, pag-draw daw, ay queen h4. Sa totoo lang po, ang hirap pong i-analyze kung bakit, anong pinakaiba ng queen sa h4 at queen sa f4. Pero, yan po ang bigay ng ating engine dyan. So, nag-queen f4 check, queen f5, and then pa queen h6 check, king g8, dito nawala na ng check ang white. Ayan, so napersa mag king g2 muna, bishop e2, king g3, bishop f1. So kung mapapansin nyo, yung engine bar po natin, baba, taas, ang hirap pong laruin ng queen endgame, tapos yung king, mga walang subplot. So talagang maraming check po na kailangan i-calculate ang bawat grandmaster dito. So queen c6, queen g5 check, king f3, queen f5 check, and then paka king g3, nag h4 check, capture, queen h3 check, king g5, and then queen takes e3 check, at ito na po yung critical position kung saan ang sabi ng engine equal kung mahanap mo ang tamang tira. So maraming po nga takbuhan ng king. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isa lang po ang magpapa-equalize. So pwede nyo pong hulaan kung saan. Bibigyan ko po kayo ng 5 seconds. Try nyo pong hanapin ang tamang tira. I-pause nyo po yung video. So yung tama pong tira dito is king h4. Ayan. So, grabe yung king h4. Sobrang lalim na po niyang tirang yan. Kasi, ipapakain mo yung pawn sa d4 with check. At almost impossible pong makita yung ganyan. Kasi, pagkakain daw with check, simpleng knight g4 lang, umayos na yung king ng itim, walang saplot, talagang mape-perpetual check. Ayan po yung idea ng ating engine. So, pagka-check doon, atras lang, perpetual check pa rin. Tapos may threat pa sa d5, uubusin ang pawn, tabla po ang laro. Kaso syempre, mahirap po yan makita ang ginawa ni Mishra Nag, king f6.
Ayan. So, pagka king f6, blunder, bigla pong game over ang laro. With the queen h6 check, pagka knight g6, queen g7 check, and then pagka king g5, king h7, yung knight na pin, hindi na pumagalaw. Walang check ang white, at persado na pong mabibigay yung knight sa g6. So, halimbawa kasi mag-queen e6 ka dito, merong check, and then pagkaiwas ng king, syempre, capture. Kapag sa f5, merong bishop h3, huli ang queen. Ayan. So, yan po ang kalungkutan nangyari kay Mishra. So, kumapture sa d5, queen takes g6 check, king f4, queen h6 check, and then pa king g3, queen e3 check, king g4, bishop e2, queen f5, king f5, and then queen f3 check. Dito po na queen to queen na resign na si Grandmaster Abhimanyu Mishra. So, yan po ang buwan naman ng game ni Mishra Abhimanyu sa pagiging Grandmaster. Napakasaklap, natalo po siya kay Bahadur Jobaba. So, hopefully, na-enjoy nyo po ang ating analysis ngayon. At maganda po kasi, in-analyze ko ito. Kasi itong batang ito, paangat pa lang. So, hopefully, masubaybayan natin yung kanyang chess career mula youngest grandmaster hanggang maging baka in the future world champion. So, kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to our channel. And as per usual, see you again next video.